Ilan po mga kababayan, si Dante Maravillas on field assignment ngayon. Kasi dapat dito po sa Malilipot, Ginoba, Tanalbay, supposedly yung ating Pangulong Bongbong Marcos pupunta rito ngayon. But you know, there is a conflict of schedule as provided by the PCO kanina. Yung ating Pangulong Bongbong po, kasi dito sa Albay po may Mayon eruption. Actually, hindi pa man actual eruption po. Nag-alboroto pa lang yung Bulkang Mayon. And Malilipot, Albay is one of those municipalities na within the, you know, may mga barangays within the 6-kilometer permanent danger zone. Kaya right now, ito po yung designated evacuation center. Yung Malilipot Elementary School. Ay, San Jose pala. Malilipot, Albay. And yung ating Pangulo kasi nandun pa sa Coronadal yata. And in the afternoon, pupunta siya rito para ma-briefing siya ng aming Gobernador, Grex Lagman, and other municipal officials affected by the, you know, restiveness ng Mayon Volcano. And from Malilipot sana, on the original schedule na pinaabot sa atin ni Madam ASEC, PCO Assistant Secretary Patricia Martin, Malilipot, San Jose, Evacuation Center at yung Ginubatan sa 3rd District. First District po itong Malilipot. But you know, because of the, you know, yung schedule ng ating Pangulo, pabago-bago. Kaya mamayang hapon pa daw. Pero pumunta na rin ako dito po. Pakita ko muna yung paligid po. Nagtitipon-tipon na po sila rito for the distribution of relief. And dito, kuha tayo mga kababayan ng information kay Madam. Madam, you are the, ano, si... kayo po ang police station station commander dito? Yes, po, sir. You are? Police Captain Milani D. Guzman. Police Captain Milani D. Guzman. Siya po yung municipal police station commander sa Malilipot Police. So, siya na yung ating interviewin para bigyan tayo ng information. Ma'am, una muna, kahit hindi po ninyo assignment, baka may information na rin kayo based sa record ng DSWD. Yes, ilan po yung ating mga evacuees po dito? As of this time, sir, we have 692 families, approximately 2,466 individuals dito lang po sa San Jose Elementary School. Galing anong mga barangays po siya, ma'am? Only from Calbayog, sir. Barangay Calbayog. Calbayog dito. Tapos may dalawa pa po kami, sir, na evacuation center, which is San Jose National High School, housing San Roque families from San Roque. And Malilipot Elementary Central School from Kanaway naman. Aba. So, kumusta naman sila dito yung mga evacuees natin? Kumusta yung relief operations ninyo po? Tuloy-tuloy sir ang relief operations dito. Halos every night may hinohol na ano galing yung DSWD. And aside from the DSWD relief, meron din po from IOM and from Red Cross na ibinibigay po. And services aside from the relief, yung services din po na ibinibigay. Kailan pala sila niyo, ma'am, in-evacuate dito sa Malilipot Elementary School, San Jose? July 8 po, nag-start. July 8, the 14 na ngayon. Ano po? Yes, sir. So, medyo matagal-tagal na. Wala man mga problema, limbawa mga taong nagkakasakit, lalo mga bata? So far, sir, wala namang yung dahil sa ano nila. Yung may mga dati na rin pong nararamdaman, yun lang po naman ang ano. Pero yung mga talagang dahil sa pagka-evacuate nila, wala naman po. Kamusta naman yung mga facilities natin dito? Ang latest po, dati kasi wala masyadong yung water naging problema dito. Pero since sinagot na po yun ng LGU sa panguna po ni Mayor Sinon. Actually po, sabi nga ni Mayor Sinon. Sinon, ano nga pa yung... Sinon Bolante po. Bolante, yung mayor dito? Siya po talaga yung nag-asikaso na mabigyan dito ng pipes para po malagyan ng water yung ating evacuation center. Hindi nga po sa LGU talaga, sa kanya pong effort, sa willing effort talaga. So, meron na po tayong water dito. Yun naman pong mga CR, may mga classrooms na meron din naman pong mga CR at lagi naman pong binabantayan para magamit ng ating mga evacuation. Sa pagkakaalam ko, di ba, yung mga ito kasing lugar ninyo dito, talagang ready to for evacuation kasi yes, kada best na may mga calamities, bagyo, tapos itong ano,
mayon eruption, yes. Talagang naka-ready na rito yung mga yes, classrooms at may building talaga na naka-assign para sa evacuation? Yes po sir, dun po sa likod nito, merong sa likod po nito, sa likod niyan, meron intended for evacuation talaga sir. Pero sir, hindi pa kasi yun sir tapos. Hindi pa tapos. So ngayon, pero ngayon sir, yung baba no, na-utilize na natin sir para sa evacuation. May ilang families na din doon. Tapos yung sa taas po nun, parang papalagyan po ni Mayor ng mga tent na pwede rin pong mapasukan ng ibang families. Kasi dito sir ang pinakamarami. Actually per classroom dito sir, 30 families. Families. 30 families or individuals? 30 families sir, per classroom. Pero ang ginawa na lang po sir, since very resilient naman yung ating mga kababayan, meron po sila nung time pa lang sir na nag-evacuate kami, may mga dala na yan ng mga ano, mga kahoy, ng mga na pwedeng gawing mga bahay-bahay. Pa katulad sir noon. Yan. Isa yan sir sa itinayo kasi dito yan sir ipinakiusap na ilagay kasi yung evacuee natin yan is may sakit po. May sakit, separated siya, sinipirate siya. Bedridden siya sir. Actually isa yan sir, beneficiary yan ng advocacy group ng malilipot ng wheelchair kahapon, binigyan namin yan. So yun po yung sitwasyon dito. Although 30 families sila per classroom, yun lang yung assigned ano nila. Pero ang iba po dyan, nasa likod, ginawa ng mga bahay-bahay. Yung iba po nandito sa mga kapamilya nila. Pero yung pagbilang po ng tao, per family talaga, 30 families per classroom. So par yung distribution naman ang relief, per family din? Yes sir. Yes, at ilan naman yung ilang kilong bigas yung usually binibigay? May mga packs na po kasi yung sa DSW. Ready na? Yes sir. Mamaya ko sabihin ko yung DSW. Yes sir, sila po ang mas makakapagbigay sa inyo ng accurate information. Total kwan po sila? No man's land po yung barangay? Totally? Walang naiwan po doon? Yes, sir. Talbayog? Opo, sir. Yes, sir. Meron tayo, sir, doon na in-establish na control point para at any time na may pabalik-balik. Since nakiusap naman sila na paminsan-minsan may titingin, pinapasamahan po ng personnel ko at yung mga tanod na pwedeng tumulong sa kanila. And requirement ko talaga na pag may pupunta doon kahit saglit, nakamotor or may sasakyan para any eventualities, madali ang pagpulaw. Opo. Ilang kilometers yung Calbayog sa Calbayog po, ipasok siya sir sa 6 kilometers. Kaya buong barangay po talaga. Buong barangay talagang linipat dito. Yes sir. Ngayon, yung itong Malilipot Elementary School na to, ilang kilometers ito from Calbayog? Parang abot. Doon na lang sa Mayon Volcano para yung reference natin. 10 kilometers, 15 kilometers away? Mga ganyan sir. Mga ganyan siguro. Talagang safe na siya. Safe naman na siya for the meantime sir. Pagka any eventualities na lumala ng, pero hindi naman natin sir hiningi at hindi rin naman, so far by experience, hindi pa naman nangyayari. Na talagang kailangan natin i-pull off ito at ulipat ulit sa mas malayo. Wala pa naman ganun. So, other than yung mismong uson, sabi nga, yung pyroclastic flow, what about yung experience nila sa asphalt? Sa asphalt, sir, katulad nung isang araw, parang may manakanakang, depende kasi sir sa hangin Sa hangin, direksyon? Sir, sa direksyon ng hangin. So, for ngayon, sir, yun pa lang yung nararamdaman natin, may paunti-unting asphalt. Hindi naman grabe, pero mapapansin nyo sa mga sasakyan na merong mga asphalt. What about yung peace in order? Siyempre, in charge kayo niyan, siyempre. Yes, sir. Oo. Yun po ang sinisigurado natin. So, ako po, since depleted ang tao ko dito sa Malilipot MPS, kumuha po kami ng augmentation from other municipality. Binigyan po ako ng bakakay ng 5 WCPD who were requirement po kasi na magkaroon tayo ng women and children's desk sa bawat evacuation center. So, in-augment po ako ng bakakay for that purpose. Then, binigyan din naman po ako na PMFC, albay PMFC ng 2 teams para naman po dun sa paglagay ng tao sa control point. Pero yung sa evacuation centers po, yung mga tao ko, then may isa po akong isang team din po ako na quick response team na naka-standby lang po na sila din po yung ginagamit at tumutulong sa ating Philippine Army at sa MDRRMO sa pag-hold ng relief for the relief operations po. Kumusta naman yung mga kapatid nating sa bundok, yung mga yung mga friendliest forces natin sir. Wala man. So far ngayon sir, walang namo-monitor. Pero at any rate, ready naman po kami at naka-monitor po yung ating mga intelligence operatives
para siguraduhin na hindi sila makakapanggulo. Actually, itong malilipot, di naman known talaga, yes, sa ganun. Yes, daanan lang. Minsan. Daanan lang. Pag medyo napupuropas maduman, sir, sa third district, minababa dito. Minababa rito. Pero no? Naman tayo, sir, na katulong dito yung Philippine Army para i-secure din po yung sa part na yan. Kasi expertise nila yan. Maraming salamat, madam. Okay, sir. Thank you so much. Okay. Mga kababayan, yung napakaganda nating station commander ng PNP, si Captain D. Guzman. At dito naman po, yung mga di ba pupunta dito si former Senator Gordon? Wala pa naman, sir. Na, wala pang advice? Wala pa naman po, sir. Yun ang balita ko kasi sa baba. So, naka-station kayo rito? Sir, yung Red Cross? Nakaraan araw pa po kami, sir. Nakaraan araw pa? Para sa first aid? At siyempre, tulong na rin. Maraming salamat. So, yun po. Titingnan natin, mga kababayan. Yan, Ako Bicol. Ito po yung Ako Bicol dito. So ito yung entrance, mga kababayan. Napakaganda yung lugar po eh. Ito yung evacuation center ng Malilipot. Yan po, mga kababayan. And this time, may distribution daw dito yung Ako Bicol party list. Tingnan natin, mga kababayan. Oh, binigay ka agad? Opo. Masaya kayo? Yes po. Ayan. Tingnan ninyo ang ginagawa dito ng DSWD. Salamat. Asan yung ano? Ha? Pag, pupunta ako doon. Susunod ako doon. Ako Bicol. Online TV. Online TV ng Ako Bicol. Sige po. So right now, nasa distribution sila, mga kababayan, yung DSWD. Oh. Yan ang pagkakaiba ngayon ng tulong dito po. Oh. Kumusta, Mrs. Masaya? Masaya. Ito po, kahon-kahon yung distribution dito. Ayan, oh. Ayan ang distribution dito po. Mga kababayan, mga relief supply. May markang DSWD at saka mga tubig. Ayan. Ito yung mga evacuees, mga kababayan, nagpakapila sila right now. Kumusta naman, Mrs., yung kalagayan ninyo sa evacuation center? Di ba masyado mainit? Mainit po, dada na kapag wala ang kuryente. O hindi aircon yung classroom? Pag wala ng kuryente, laging nagba-brown out dito? Minsan? Kung pero maayos naman. Comfortable. Hindi malamok. Medyo malamok ng konti. Wala pang distribution ng mga mosquitero rito? Mayroon na rin. So anyway, tsaga-tsaga lang. Tsaga-tsaga lang. Importante, ligtas sila, mga kababayan. Ayan. Madali lang po. So yan po, mga kababayan. Tuloy-tuloy yung distribution ng mga pagkain po. Ay, Mrs., wala pa kayo? Ilang beses na kayo nakatanggap ng distribution dito? Relief? Ha? Mga lima. So, sufficient naman po sa pangangailangan ninyo? Ha? Sufficient naman? Tama din naman? Hindi man kayo nagkukulang sa pagkain rito? Yung mga facilities naman magaganda. Sige, maraming salamat. Ayan po, up and down itong mga evacuation classroom po ito. Tingnan natin sa loob kung maayos. Nandito sila. Hoy, makikain po. Kaway-kaway para makita ng ating Pangulo Bongbong Marcos yung inyong kalagayan. Nandiyan na po. Ha? Hindi man yata dito sa Malilipot, doon nata sa Ginubatan, mamayang hapon. Anyway, ito po yung kalagayan nila. Maayos naman kayo rito, Mrs.? Sanay na kayo sa mga pag-evacuate? Sanay na. Ilang beses na kayong nag-evacuate po? Pabalik-balik na. Maliit pa. Kaya hindi ninyo problema ang ganito? Problema din. Nasanay na lang. So, kumusta naman po yung distribution sa inyo ng mga relief? Okay naman. Okay naman po. So, hindi po nagkukulang.
tamang-tama lang sa inyong mga pangangailangan. Yung mga bata, hindi ba nagkakasakit sila? Sawa ng Diyos. Kahit, hindi naman pala, no? Maayos naman, hindi man mainit. Ano po? Maraming salamat, Mrs. So, yun po, mga kababayan, yung ating pagbisita sa loob ng ano, evacuation center po dito. Nandito si... Ayan po, kumusta ka ma? Mga, si Dante Maravillas po ako, yung dating announcer. Kumusta naman yung ano, pag-evacuate ninyo rito? Ah, wala man masyadong problema. Ah, sufficient pa yung ano, relief operations dito, mga tulong ng ating gobyerno from okay national and local. Okay naman. Okay naman po, sir. Okay naman. Walang problema. Oo. Ayan, Mrs. Ano, parang wala ka pang nabigyan ha? Wala pa? Oh, eh, nandun, nandami doon. Wala niya. Ayan, nandun, nandami. Nakatambak. What? Ha? 18. Diyan sa 18. Ha? May schedule para hindi... Okay. Pala yung schedule para hindi crowded doon. Ay, may sistema talaga. Room by room pala. Oh, maganda. So, yun po mga kababayan. Medyo mainit dito. So, anyway, lipat po kami doon sa ano, sa tawag dito. Sa Ginubatan, doon kami pupunta po. Kasi sabi, doon pupunta yung ating Pangulong Bongbong Marcos. So, meantime, mga kababayan, ako po ang inyong kaibigan sa YouTube. Dante Maravillas po. Bye-bye. God bless.